So guys, ayan. Andito na naman tayo sa kusina ngayon guys. Magluluto na naman tayo. Ayan, nagpakulo na tayo ng tubig. Pakuluan na muna natin yung ating pork sa ngayon. Ayan. And then, saka natin linisan mamaya. And then, yun, islice natin siya. So, lagyan natin ng ginger guys. Ayan. Dalawang islice ng ginger para maalis yung amoy ng pork. And then, bay leaves, and then lagyan natin ng salt. So ayan yung salt namin guys, rock salt, lalaki. Lagyan ko ng 3 tablespoon rock salt. So ayan, so let it boil na muna natin siya. Boil natin siya ng mga 10 to 15 minutes siguro guys. Na yung pork natin. So, yun, linisan natin ngayon. Malapot na siya guys. Yan. Linisan natin siya ngayon. Yan. Linisan pa natin ating pork. Tanggalin natin yung mga, ano tawag dito guys? Susuli ba? Ayan, may susuli siya eh. Kailangan natin linisin. Malambot na siya. Siguro guys, hindi ko na isasama itong nguso. Kasi ano eh, pangit ng nguso. Hindi ko na isasama. So guys, nahugasan na natin siya ngayon ng tubig. Tinanggalan na natin ng ano. So, hindi ako kontento guys. Gusto ko pa siya talagang i-rub ng salt. Ayan. I-rub ko siya ng salt guys. Ayan. Depende sa inyo guys. Pero sa akin, gusto ko kasi yung malinis na malinis yung pakainin namin. Kasi, ganda pa rin yung malinis yung gawa natin. So, ayan, pwedeng iodized salt. Parang hassle masyado yung rock salt, guys. Pero, at least, i-rub-rub nyo siya ng... Importante, ma-rub nyo siya ng asin. Ayan, i-rinse ulit natin. So, hindi ko na sinama yung nguso. Ayan. Salab lang. And then, i-dry pa natin to kasi ipo-fry pa natin. Ito yung... Hinati ko yung tenga niya para malinis. Itanggal ko yung tutuli. Then after natin i-rub ng asin. Banlawan ulit natin to guys. Nabanlawan ko na siya. So ngayon guys, wait lang natin na mag-dry siya. Saka natin i-fry. So, while nagda-dry tayo nito guys, prepare na muna natin yung iba nating ingredients sa ating pork sisig. Yung ating pork guys, inano natin ng flour para hindi siya masyadong mano. Tapos, nag-reheat na tayo ng oil. And then, ano na natin ngayon, i-fry na natin yung ating mascara pork. So, yan, gagamit tayo ng tong kasi parang delikado. So, ilagay natin. Be careful guys, kasi parang delikado siya. So guys, tapos na natin siya ngayon i-fry. So, i-cut na natin ngayon yung ating pork mas. So, para malagyan na natin ngayon ang ating mga some of the ingredients. Slice na natin ngayon guys yung ating pork. So, ayan. Rinig nyo guys. Napaka-crunchy niya. Ayan. And always be careful kayo sa kamay ninyo, guys. Alam mo, masarap to yung tap, 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 ganun. Babangon ng patay dito sa gulupan ko, guys.
As in, na crunchy siya ng sobra. Always be careful sa knife. Sarap. Na-slice ko na siya. So, ngayon, ilagay na natin yung ating calamansi. So, ito yung mga ingredients natin, guys. Meron tayong green chili, onion, spring onion. Meron tayong spicy chili, ginger, and then garlic. Onions. Hindi na akong naglagay ng garlic, guys, kasi allergic yung amo namin. Pero, I'm not sure kung kakain siya nito. Kung ayaw niya naman, eh, diwam. Kami. So, yan. So, guys, palate ko na tong chili kasi kailangan ko pang bigyan si Lola. Eh, masarap talaga spicy nito. Eh, gusto ko matikman din ni Lola love yung aking pork sisig na to. Ayan. Yun, lagyan na natin siya ng soy sauce. 3 tablespoons lang siya, guys, kasi lalagyan pa natin siya ng oyster sauce. 2 tablespoons na oyster sauce. Then, mix natin. Then, lagyan natin ngayon ng black pepper. And then, haluin natin. This is my own way, guys. Anyway. And then, maglalagay din tayo ng Magic Sarap, guys. Ayan, dito is sponsor si Magic Sarap. Mga half teaspoon ng Magic Sarap. And then, i-grill ko pa to siya, guys. Ayan. This is the way how I make it sa aking pork sisig. So, ngayon, pwede ko nang separatean si Lola. Lagyan na natin yung ating red chili. And then, yung ating green chili. And then, i-mix natin. Ayan. After natin ma-mix yung ating pork sisig, ilalagay natin dito sa ating sizzling plate. So, ito yung gamit ko, guys. Pwede itong ilalagay muna natin sa oven. So, na-mix-mix na natin to at saka yung ating mga spices. So, tara, lagay natin ngayon sa ating oven. So, this is the way how I make it the pork sizzling, guys. Ah. So, nasa inyo na, guys. I hope na magustuhan nyo yung aking style ng paggawa ng sizzling. So, malaki at marami siya. So, dadalawahin natin yun. Ayan, dalawang plate yung ating pork sisig ngayon, guys. Ilagay na natin ngayon sa oven. Ayan, ready na yung oven natin. Ayan, nag-blur yung cellphone ko, guys. So, ayan na siya, guys. Nilagay na natin sa grill yung ating pork. So, wait. Ayan na siya, guys. Hinangon ko na siya from galing sa ating grill. And then, lagyan natin ng egg. Para special yung ating sizzling. Ayan. And then, ibabalik natin siya ngayon sa ating grill, guys. Grill muna natin siya, guys, ng mga 5 to 7 minutes para maluto yung ating egg. Yan yung aking pork sisig special. My own version. Guys, ang ating pork sisig is done. So, ayan. Guys, paki-like yung aking video, guys, if you like my video. So, this is my own version, guys. So, ayan. Very hot yung aming sizzling plate. Thank you for watching, guys. Bye!